Hello, Mayako Racha. Meron po tayong good news para sa mga foreign domestic helper dito sa Hong Kong. Ating pong panoorin ang sinabi na naman pumuli ni Kuya Mike ng PTS. So, may good news po tayo. Kaya, ating panoorin, Man Kuracha! Magandang umaga po sa inyong lahat. It's about 8:11. Diba? 11:10. Kuya Mike na po sa araw na ito. There's good news. Nagpahayag na po ang Chief Executive Carrie Lam na bumitiw muna doon sa sinasabing procedure na gustong patawan or ikabit ang visa sa, kumbaga, sa bakuna or yung bakuna ikabit sa visa. Pinost ko na po yun. So again, sinabi ng Chief Executive na yung binitawang salita ay pinaimbestigahan ngayon at gusto nilang makipagdialogo sa lahat po ng konsulada dito po sa Hong Kong na nagpapadala po ng mga domestic workers or foreign domestic workers, no? So sa pahayag niya po ngayon na pinost ko na po mula sa South China Morning Post, sinabi nga niya na hindi na muna itutuloy, pansamantalang itatabi po ito at siya po ay humingi ng pamanhin kasi sabi nga niya na bago lang kami dito sa sitwasyong ito. So ang sinasabi ng ating Chief Executive na ang kanyang priority ay yung kalusugan at kapakanan ng nakakarami. So sa sitwasyon na ito, dahil ang bilang po natin ng mga foreign domestic workers po dito ay kulang-kulang 370,000. So maaaring siguro, sabi niya, hindi naman natin basta-basta pwedeng patawan lang po ng basta-basta na ikabit ang vaccination sa pag-renew ng visa. So ito na po, magandang news po ito. Pansamantala, tuloy-tuloy natin yung pagdasal po ito na may tanggalin na talaga yung kumbagay pagdikit ng vaccination or pagbakuna sa pag-renew ng inyong visa. Good news po ito sa lahat ng ating mga manggagawa dito, specifically yung mga foreign domestic workers. Pero hindi pa rin po ito nagtatanggal sa mandatory swabbing. Tuloy-tuloy pa rin po ang mandatory swabbing. So siguraduhin nyo na nakapagpaswab na pa kayo dahil ayaw rin po natin mailagay kayo sa alanganin sakaling mahinto po kayo ng pulis at magkaroon ng random check. Alam nyo naman po, kung mandatory po ang checking ninyo at hindi po kayo, may pataw na multa po yan. Ano? So, siguro maganda nang i-share nyo na po itong video na to na sabihin sa lahat ng mga kababayan natin, huwag muna mag-isip, kagaya ng sinabi ko nga nung mga previous videos natin, na huwag natin pangunahan dahil maaring mag-reverse yung decision. Ito na nga, pansamantala nag-reverse ng decision and hoping na hindi na ho ituloy ito at kumbagay yung mga ninenerbios na mawawalan sila ng trabaho dahil ayaw nila masama dito sa pagpapabakuna. At then again, at the end of the day, tingnan nyo pa rin yung kalagayan ninyo. Gaya na nabanggit ko po, ako mismo, yung second bakuna ko po itong Saturday. So tingnan nyo rin po kung mas makakabuti po ito sa inyo. Kunin nyo po, review it. Lagi naming sinasabi na mas mabuti po yung, sabi nga natin, prevention is better than cure. Mas mabigat po ang maaaring pagdaanan natin sakaling tayo ay tamaan ng COVID. Okay? Ingat po kayo. At naway ito ay maging tuloy-tuloy na good news na po sa lahat
ng ating community ng mga foreign domestic workers dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Kunya mic niyo po. Magandang week and enjoy.